Humihingi ng halos 7 bilyong pisong pondo ang Land Transportation Office sa Kongreso para matugunan ang backlog sa pag-imprenta ng plaka. Kung maaprubahan ito, matatapos daw nila ang nasa 14 na milyong plakang backlog sa loob ng isang taon. May report si Joseph Moro. Sa plate printing office ng Land Transportation Office o LTO, ginagawa ang mga plaka ng mga kotse, truck at motorsiklo. De-robot ang operasyon. Ang robot na ito nagpiprint ng mga plaka ng mga motorsiklo, color-coded kung saan probinsya ito nakalaan. Ang isa pang robot para naman sa mga four-wheel vehicle tulad ng mga kotse. Apat na ang numero sa plaka. Mga bagong plaka na kasi ang mga ito para sa mga sasakyang binili simula noong taong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Si Erwin Erpe, nasa LTO para pick-upin na ang isang diplomatic plate. 3 weeks na. 3 weeks. Tapos for pick-up na ngayon. Oo. Ang yung previous years, yun ang problema. Piniprint na rito ngayon ang mga replacement na mga plakang nagtatapos sa 7. Ayon kay Attorney Romeo Vera Cruz, officer in charge ng LTO, nasa 14 million na mga plaka ang hindi pa nila napiprint. Lampas 11 million na mga plaka para sa mga motorsiklo simula taong 2015 pababa hanggang 2022. 2.48 million naman ang replacement plates ang kailangan pa nilang gawin. Ayon kay Vera Cruz, hindi naging sapat ang mga naibigay na pondo ng Kongreso noong mga nakaraang taon para ma-print ang mga plaka. Nagka-problema rin sa isang contractor nila na naresolba lamang nitong 2017. Naabala ang produksyon kaya nagkapatong-patong ang backlog. Sa old contract, no, meron pang i-deliver yung old supplier natin na about a million, 1.5. Sa mga nagtatanong kung nasaan na nga ba yung kapalit ninyong plaka, nandito. Hinahabol ng Land Transportation Office o LTO ang pagpiprint ng mga plaka na backlog nila simula pa noong 2014. Humihingi ngayon ng LTO sa Kongreso ng 6.8 billion pesos para masolusyunan ang backlog. Lampas 4 billion pesos nito para sa plaka ng mga motorsiklo para sa taon 2014 hanggang 2017. May kasama na rin naman na budget para sa taon 2023 na halos 1 bilyong piso para sa mga motorsiklo. Nasa 752 million naman ng 6.8 billion pesos ang nakalaan para sa backlog sa mga motor vehicle simula 2014 hanggang 2021. Tingin ni Vera Cruz, kung maibibigay ang budget ay matatapos nila ang backlog sa loob ng isang taon. You have to appeal to Congress to give us a more substantial budget, no, para matugunan natin itong backlog ng mga plaka. Joseph Morong, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.